guys, good morning. Meron tayo uli ditong bagong solar charge controller. Ayan, ito siya, kulay puti. At ito ay, ayan yung kanyang details. Solar charge controller, ayan, rated 12 to 24. Rated current 30 amp, max PV voltage ay 50. Max PV input power, 390 watts, 12 volts, at 780 watts sa 24 volts. So, itong charge controller na ito, ang pagkakaiba nito kaysa doon sa una nating na-feature dito sa ating channel, ito yung blue. Itong blue ay specially made for lead acid battery na common na ginagamit po natin dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon, medyo hindi na rin dahil marami na rin pong mga batteries na lumalabas. Tulad ng mga LiPo battery at saka yung lithium ion. So, ayan. May mga gumagamit nito, ginagamit nilang pang-charge sa lithium ion battery. Pero yun nga, ayon sa ating mga research, ay hindi po maganda na siya po ay gamitin para sa lithium ion dahil iba po yung charging mode nitong ganitong klaseng charge controller. Meron po kasi itong float voltage, no? Pino-float voltage niya yung lithium ion. So, hindi po advisable na i-float po yung lithium ion dahil nag-overcharge siya at nag-overheat. So, lumulobo at nasisira. Iba po kasi yung charging method para sa lithium ion. So, kung meron po kayong mga hindi ganong naintindihan, may mga ibang channel po dyan sa YouTube na talagang pinapaliwanag nila ng mas malalim yung mga ganong topic. So, hindi naman po tayo expert sa ganong mga talakayin. So, dun lang po tayo sa basic. So, yun nga po, ito po ay pang lead acid. So, dito po sa manual niya, yan, user manual. Yan, sa number 3, makikita po natin sa number 3, the regulator is only suitable for lead acid batteries, open, AGM, and gel. It is not suited for nickel metal hydride, lithium ions, or other batteries. So, malinaw naman pong sinasabi dyan sa manual kung anong battery ang advisable para dito sa charger na ito, solar charge controller na ito. Okay? So, dito po tayo. Dahil nga sa demand siguro na maraming lumilipat na sa lithium ion tsaka lithium ion phosphate, dahil yung depth of discharge na pwede mong makuha sa mga ganong battery ay mas malalim. Ibig sabihin, mas malaki ang pwede mong makuhang capacity pag ganon ang battery na ginamit mo kaysa sa lead acid. Kasi ang lead acid, ina-advise ng mga expert na 50% lang ang pwede mong i-discharge doon sa lead acid battery para hindi siya madaling masira. Pero sa mga lithium ion phosphate batteries, ay mas malaki ang pwede mong kunin sa storage niya na hindi siya nanganganib na masira. So anyway, ito nga, makikita natin dito sa user's manual, sinasabi dito sa number 1, this controller is suitable for 3 types of batteries, including lead acid, nandun pa rin yung lead acid, kasi yun yung basic, 12 to 24, yung auto na yan ay yung auto detection. Kung 12 volts ang system mo or 24, yan, nade-detect niya na yan. Wala ka nang gagawing settings dyan. Sa lithium ion batteries, 3 strings of 11.1 volts lithium. So, ayan. Sabi niya, 3 strings. Series connection, ang ibig sabihin. So, sa lithium ion phosphate batteries ay 4 strings of 12.8 volts. Don't use in other battery. So, ito po pala, hindi dapat gamitin sa iba pang klaseng baterya na hindi nabanggit. For safety, no? Ayon sa manufacturer. Yan, yung battery type description, yung B1 is a lead acid battery 12 to 24. Yan, pag B1 ang sa setting po yan. So, kung ang battery nyo po ay lead acid, isiset nyo po sa B1 ang controller. Sa B2 is lithium ion battery, 3 strings. Ayan, yan po yung B2. Sa B3 naman,
ay lithium-ion phosphate. The battery cable should be as short as possible to minimize loss. Yun din po pala ang sinasuggest at maging, kumbaga, common knowledge po yan sa mga nagsosolar o sa mga nakakaintindi ng electronics, na mas maiksi ang distansya ng kordon mula sa charger papunta ng battery ay mas maganda, dahil pag mas mahaba po, tumataas yung resistance at nakukonsumo po yung voltahe at nagkakaroon po ng tinatawag nila na voltage drop. So, imbig sabihin, imbis na ang voltahe ay papasok na sa battery, kinakain lang ng wire. So, yun po. Kaya sinasuggest nila na mas maikli ang distansya at mas malaking cable, mas maganda. Then, installation for first time, set the battery type according to the type of battery and make sure that the battery has enough voltage so that the controller can recognize the correct battery type. So, yun po pala, ano? Pag ikinakabit po natin itong charge controller sa baterya, dapat po meron pong sapat na voltahe yung baterya para ma-recognize ng controller kung anong klaseng battery yung iyong ilalagay. Then, isiset mo siya doon sa battery description, ano? Isiset mo siya para maging tama yung charging program. Yan, number 4, the charge regulator is only suitable for regulating solar modules. Never connect another charging source to the charge regulator. So, yan po yung suggestion ng manufacturer. So, anyway, yan po, yung kanyang itsura, yan, yung dimension, makikita po ninyo dyan. Then, ito po yung technical parameters, no? Okay, yung sa mga types ng battery. Pero titingnan po natin yan mamaya. Ituturo ko po kung paano po yung adjustment ng settings. So, tingnan po natin yung unit. Ito po yung unit. Ayan. At yun nga, katulad ng pinakita ko kanina. Ayan yung kanyang specs. Okay, so kung titingnan po natin yung unit, halos wala po silang pagkakaiba ng itsura. Sa kulay lang po sila nagkaiba. Ayan. Itong pang lead acid ay kulay blue. At ito namang pang lithium ay kulay puti. Meron din tatlong adjustment buttons. Ayan. Ito meron din tatlo. Meron din siyang USB para sa pag-charge. Ayan. So, ito yung kanyang likod. Ganun din. So, ito may metal na heatsink. Medyo mukhang manipis lang. So, halos wala silang pagkakaiba. So, tatry natin lagyan ng connection para mapag-aralan po natin yung settings.